Ayun, may kamatis. Tignan ko. Yan. Ay, na. 800, oh. Ay, eto, meron. Tamang-tama. Okay. So, magkano kaya ito mga to? Tamang-tama. Okay, pipihin na ako. So, paalisin ko na si husband. Ayan, mamimili tayo ng mga punla. Kasi kulang pa yung mga pinunla ko, hindi ako nagpunla ng kamatis. So, tsaka mga herbs. So, bibili ako ng mga punla ngayon. Siyempre, maghahanap tayo kung ano yung mura. Kita nyo na, $5 yung ganitong sili. Kaya nga nagtanim na ako eh, kasi $5 ang isa nito. Pero makakabili tayo ng mura ito. Ito yung mura. Okay, hanapin ko muna yung mga, ano, baka maunahan tayo. Kasi dito mabilis maubos yung mga punla eh. Naku, wala na yata. Wala akong makitang Roma. Ito to, Roma yata to. Ito Roma, naku, sinwerte tayo. Kasi nung pag hindi ka nahuli ka ng konti, minsan wala ka ng mabili. Ubusan, lalo na pag mura. Itong ganito, itong mga ganito yung maliliit na ganyan, maramihan na ganito. Mas mura kesa dun sa mga individual na yun, yung isahan yun eh. Isang halaman yun, kaya dalawang piraso sa isang paso, mas mahal, mas malaki ng konti. Pero ito mas mura. Ito na lang ang bibilihin ko. As in, malaki ang minura. So, tama, Roma tomato to. Ayan. So, marami-rami tayong bibilihin ngayon. Ayan. Siguro isa pang Roma. Kasi nangihingi yung mga kapatid ko eh pag nagtatanim ako. So dagdagan pa natin ng isa. Ayun, Roma tomato yun. Para maghanap tayo yung medyo may edad na. Ito, mukhang maganda-ganda to. Ayan. Isa pa. Ayan. Ang ganda, no? Parang mas maganda yung tubo ng isa. Ito. Hindi, parang mas matanda nga ito. Ito na lang. Ayan, tatlo. Buti na lang nakaabot tayo sa Roma tomato. So, siyempre iba-ibang kamatis ang itatanim ko. Ay, yung sili, may mura din sila. Nakabili nga ng bell pepper. Pero alam ko, ang dami kong bell pepper dun eh. Pero California Wonder, bell pepper ba to? Oo, ito na lang. Maghanap tayo ng medyo matured na para mabilis mamunga. Ayun, naku, nakadikit. So, teka, unahin na natin yung kamatis muna. Wala akong makitang cherry tomato. Wala yatang cherry. Ito. Ano bang celebrity? Yung bistek nga. Isa pa nga Roma tomato. Ito. Isa pa, yan. Hanap tayo ng cherry tomato. Pero gusto ko rin magtanim ng malaki. Yung malaking kamatis. Ito. Mukhang malaki to. Ito, fantastic.
haluin ko, haluan ko yung mga kamatis ko ng malaki. Ito, may lalaki to. Ayan. Ito, mukhang ano din to eh. Ayan. Gusto ko si iba-iba yung kamatis ko sa bahay. May malaki, may maliit. Ayan. Ang dami ko lang namin. Ito yung mga cabbage, repolyo. Oh. Kaya lang, nabibili, mura naman yung repolyo sa supermarket. Bibili na lang ako sa supermarket. Ah, ito pala, may onion sila. Onion chive. Makabili nga. Onion chive to, mga ano to, pang sahog. Masarap, ayan. Hindi ko alam kung magkakano itong mga to eh. Pero mas mura to kesa dun sa mga, yan, ito, mas mahal itong mga ganyan, yung pa isa-isang paso. Kesa sa mga ganito, yung maramihan, anim ka agad ito. Ito kasi pa isa-isa, mas mahal yan. Yan yan, no? Pa isa-isa yan, mas mahal. Tignan yung repolyo, ganyan ang repolyo pag maliit pa. Ayan, cabbage yan. Tama, cabbage, ayan, no? So, ganyan ang itsura ng repolyo. Buti na lang nakaabot pa ako sa mga iba-ibang... Ah, bibili tayo ng cherry tomato. Yung cherry tomato siguro medyo mahal, mga $5. Oh, 550 kung isa lang. Kung ano, 200 pesos ang isa, oh. Tayo yung may dalawang puno. Minsan nakakatsyempo ako yung ito isa lang puno eh. Minsan nakakatsyempo ako na dalawa. Ay, ito pala. Meron pa pala dito. Naku naman. Ito pala. Ah, 206 na piraso. Mas mura. Yan o, 200 pesos lang pala ang 6 na piraso. Tomato Manitoba daw o. Parang mas maganda itong mga to, mas matured. Ito nga, ito nang kukunin ko. Mas matured itong mga to. So, kung bibili ako ng ano, 200 pesos ang isang, ang, ito, anim na puno na yan, 200 pesos. Di ba mas mura? So, mas matured to, mas gusto ko, mas mabilis magbunga. Mas matanda na yung itsura, ayan. Hanap tayo ng cherry. Sana swertihan ako, makakita ako ng cherry dito. Naku, mukhang wala ng cherry ah. Dito baka may cherry. Ala, ang hirap kumanap ng cherry na mura. Baka makakita ko yung individual. Medyo maganda, malaki naman pala yung cherry eh. Kaya lang $5 ang isa, 200 isang piraso lang. Maganap tayo, minsan nakakadaya eh, dalawang puno sa isang paso, pero usually isa lang. Maganap tayo, baka makachimpo tayo ng dalawang puno. Ang hirap mag ano no. Teka, hanapin natin yung ito. Malaki-laki na to, ano to, cherry tomato. Ito malaki na to. Ayan. Mamumunga na to ng mabilis. Kaya lang $5 ang isa, 200 pesos, no? Pwede na rin. Ito sabi niya, cherry tomato, midnight snack. Maganap tayo ng iba-ibang klase ng cherry tomato. Kasi kahit na cherry tomato to, iba-iba yung ano nila. Ito merong isang sweet, oh, ito. Cherry tomato sweet daw. Ano tong may dalawang isa, oh. Kaya lang mura pa. Ito, dalawa yung puro. Ano kaya to? Ah, beef stick tomato.
ito i-try natin, cherry tomato sweet. Ayan, para malaman ko kung alin yung pinakamaganda. Naku, mas maganda to, ito cherry tomato sweet. Namumulaklak na halos, so ayun o. So ito, maganda to. Mas may bulaklak. Kahit naman pala yung may bulaklak na, oh. Ito, hindi pa. Hindi pa siya, ano. Ay! Hindi pa matured na matured to. So, isoli natin tong isa. Gusto ko yung malapit ng mamulaklak. Ito pa, isa. Sweet daw. Ayan. Malamig-lamig din, ah. Ito. So, nakakarami na tayo. So, dalawa na yung sweet ko. Isang midnight snack. Ayan, sweet. Tingnan natin, baka may makita pa tayo ng iba. Kuha pa tayo ng isa pang midnight snack. Ito. Namumulaklak na rin siya. So, nakabili nga ng bell pepper. Ito, mukhang yung malaki-laki na. Yan. Pero meron na akong bell pepper sa bahay, eh. Dadagdagan ko pa ba? Ah, ito na lang. Mag-ano na lang tayo ng ano, jalapeno na lang. Ito pala, may jalapeno. Ayun. Ako, ang hirap. Ayun, ang taas. Come on. Ang hirap niya. Ayun, nakakuha tayo ng isa. Ay, naku, lugi ako dito. Eto, may bunga na to. Eto, maganda-ganda to. Ayan, jalapeno. Ayan. So, isang jalapeno. Kuha pa tayo ng isa pang ano, sibuyas. Ito, ito namang kulay na ganito. Ito na nga, ito isang kulay na kan. Puti yung kanina, eh. So, ay, parang maganda na rin yung puti. Puti na nga lang lahat. Ayan. So, dalawa. Ito kayang celery. Makabili nga ng isa. Ayan. Ayan. 200 pesos lang, oh. Celery. Para may pangsahog. Ayan. Masubukan ko nga itong kulay dilaw. Ito siya. Magkano siya? Tingnan. Ayun, may dilaw din dito. Ay, meron ako ito last year. Yellow pear. So, bibilihin ko to pang display. Medyo maganda siya, oh. $9 lang, oh. Ano lang siya, 360 pesos lang. Kita niyo naman yung mga halaman, no? Ang ganda, oh. Ano to? 800 pesos ang isa. Ang isang paso, 800 pesos. Ayan, ang ganda, no? Ayan. Kasama na yung paso. Ayan, panghangin siya, oh. Ayan, oh.
800 pesos pang hanging. Tapos ito naman, saging siya o banana pang display din. Ornamental. $9 lang. So, 360 pesos ang ganda na niya. O, ayan o. So, bumili tayo na isa niyan. Pag mga ganyan, affordable, pwede pa akong mag-ano ng pan-display. Yan, ang ganda, no? Ayan, no? 360 pesos. Ito rin mura siya, oh. 360 pesos din, oh. Ano niya siya? Ornamental din pan-display, oh. Makabili nga ng isa. 360 pesos lang, mura na siya. So, pwede niya siyang pang-display dun sa bahay ko. Ayan. Pili-pili tayo. Niya, oh. Ayan. Kita nyo naman, 360 pesos lang. Pag ganito, kabili tayo mura. Ayan. Ito naman yung ilang linggo na lang, mamumunga na siya. Nakamatis. Kaya lang, namamahalan ako kasi ngayon 800 pesos isang paso. Eh, bibili na lang ako ng bunga, di ba? Yun. Kasi pag bunga, hindi ka na magtatanim, hindi ka na mag, ano, 800 pesos eh, oh. Pag ganun, bibili na lang ako ng bunga. Kaya binibili ko yung medyo maliit pa, yan. Isang linggo lang sana mamumunga na siya. Kaya lang, lugi ka pa rin. Kasi ito ang mura nito, oh, 360 pesos lang, oh. Tapos meron din mga damo, yung pang design, parang design siya na damo. Ito rin, 360 pesos lang din, mura, no? Itong lupa nila, hindi ko alam kung magkano, eh. Ito, ang gaganda ng mga halaman, no? Ayan, no? Magkakano kaya to? Ah, 800 pesos ang isang paso, ayan, no? 800 pesos isang paso. Yung mga kamatis no, malapit ng mamunga, 800 pesos, isang paso. Ito pa yung maganda, oh. Ayan, oh, ang ganda, oh. 800 pesos din ang isang paso. Ayan, oh, ang kaganda ng mga bulaklak, oh. Ayan, oh. Kita nyo, parang hindi tunay yung bulaklak, no? Parang plastic lang. 800 pesos ang isang paso. Ayan, oh. Ang ganda, no? Oh, ayan, oh. Ito rin, 800 pesos, ang gaganda, oh. Yung mga ano, oh, peppermint, merong sage, merong rosemary, oh. Sage din. Ito, meron din silang dill. Mint. 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 Walang oregano. Pag-arap tayo ng oregano. Yun, oh, may mga rosemary. Ano to? Lavender. Ito yung rosemary. Ang ganda, no? Ano to? Wild grass ba to? Oh, meron silang lemon grass. Meron silang lemon grass. $5. Ito, oh. Lemon grass daw. And herbs siya, oh. Makabili nga ng isa. 200 pesos ang isang paso ng mga herbs na to. Ayan, no? Iba-ibang klase. Rosemary, sage, lemongrass, dill. Meron silang mint. Ano kaya to? O, yan. Iba-ibang klase ng mint, sage. Ano to? Sage din. O, rosemary din.
puro mga 200 pesos ang kada baso. So bibili tayo ng isang lemongrass. Ayan, 200 pesos lang siya. Bili tayo yung makapal. Ito. Ayan, meron pa lang lemongrass. Ayan, oh. 200 pesos lang yung marami-rami yung binili natin. Akalain mo, may nabibili na kami ng lemongrass ngayon. Ito, oh. Ang ganda. Ano naman to? Parsley. Parsley na lang kayong bilhin ko, imbis na celery. Parsley na lang ang bibilihin ko. Ito, ilang puno to. Ayun, madami-dami itong puno nito. Ito na lang bibili natin. Marami-rami siya. Yan, bili tayo ng Greek oregano. $5, 200 pesos lang. Ito, bili tayo ng konti ito. Ito, medyo mura itong mga halaman na to. Tinatawag dito sa atin ano, alas 10, diba? O yan, 200 pesos. Ano? 200 pesos ang isang paso. Ayan, ngayon binili ko, dinagdagan ko na yung mga halaman ko kasi mahal ang gulay ngayon pag nag-grocery ka. So dadagdagan ko na yung itatanim kong gulay. Ayan, bumili na rin ako ng lupa pa uli. Ayan, ganyan karami yung mga ano. Marami mga nagtitinda ng ganito na mga halaman dito sa Canada. Kailangan matuto ka lang magpili ng mura. Ayan, so kaunti lang yung binili kong pan-display na halaman. So yan, pwede na tayong lumayas-layas na. Magbabayad na tayo. Yan. Palagay ko, aabutin ako ng mga 200 or mahigit na 100 dito sa mga halaman ko. Pag bumili ako ng paso na to, $5 yan. Ganda ng kulay, no? Ayan, no? May orange. Ang tingkad ng kulay nito. Ang ganda, oh. Ano itong mga to? Magkano? 800 pesos ang isang paso. Yan, iba-ibang kulay niya, oh. Ang ganda, no? Ayan, no? 800 pesos lang ang isang paso. Iba-iba yung kulay. Yan, may dilaw. Tapos may red, diba? Ayan. Ito yung matingkat na dilaw. Pero gustong-gusto ko itong orange, no? 800 pesos ang isang paso niyan. Pag gusto mo ng, ano, yung tinatamad-tamad kang mag-garden, yung gusto mo nakapaso na ito. Yun nga lang, medyo mahal. So, ready na siya, oh. Talagang pan-display na lang siya. 940 pesos ang isa. Yan. 940 pesos ang isang paso ng mga yan. Ayun.
Ngayon, kung nagtitipid ka, nakagaya ko, gusto mo ng medyo mura, ipaso mo na lang. Ayan. Bumili ka ng paliit-liit, tapos ikaw na ang mag-design sa paso. Ayan. Yung mga ganyan, 200 pesos ang isa. Ayan, magbabayad na tayo. Ito yung binili ko kanina ng mga halaman, punla. Ayan. Mga sibuyas, konting sili, at saka kamatis ang marami. Mga herbs. Ayan, may lemongrass po. Tsaka yung mga pan-display na halaman, konti lang binili kong pan-display. Ayan, mga kamatis, mga herbs. Ang tapos, apat na, ayan pa, yung pan-display yan. Medyo mura lang yung binili natin. So, may kasamang apat na sako ng lupa yan. Ang ginastos ko ay saktong 7,000 pesos sa pera natin. Ngayon, itong pagbili ko nga medyo matipid pa eh. Ito kagaya nito. $9 lang siya pang display. Tsaka ito 13. Ito na yung pinakamahal ko, $13. Ito 360 pesos. At ito ay 520 pesos. Yan yung pinakamahal ko lang. So, ang binili kong ano, mga pang display, ito. Oh, 5. Oh, $20 lang yun. Tsaka ito, $60 yung ganito. Eh, di 80. Ay, hindi pala, mali. So, ang binili ko ay, pang display ay ito lang. $20. At tsaka ito, $33.42 lang. Plus tax, $45. So, wala mang sa dalawang dibo yung ginastos ko. Nasa $45.50 kasama na yung tax. Ganun lang kalaki yung binili ko. Yung iba dito, na malalaki yung bahay, na mahihilig sa mga halaman, ang binibili na yung ready na, yung naka-design na yung mga paso, yung mga halaman, gumagastos sila ng $500 pataas. So, sa pera natin, 20 mil, pang display lang yun. Tapos, pagdating ng winter, mamamatay na yun. So, ako, ano lang, $50 lang ang ginagastos ko. Minsan nga, hindi ako gumagastos, puro vegetable na lang ang tinatanim ko. Siyempre, kahiligan naman nila yun eh. Tsaka, siguro marami silang perang pambili. Kaya, okay lang yung ganun. Pero, kung tight ang budget mo, kaunti lang yung bibilhin mong ganito. Para lang gumanda-ganda ng konti yung bahay mo sa labas, kahit papano. So, ganyan kami mag-budget. Ayan. Ayan, so, magtatanim na ako niyan ilang araw na lang. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.